to 12 Sining, mga disenyong kultural ng mga pamayanan sa Visayas. Ang mga pangkat-it ni Comula sa Hilagang Luzon hanggang Sulu at sa iba pang bahagi ng Mindanao ay may kanya-kanyang katutubong sining o motif na nagtataglay ng iba't ibang linya, hugis at kulay na ginagamitan ng paulit-ulit na disenyo na higit nilang napaunlad at napagyaman sa ngayon. Sa susunod na slide, makikita ang ilang halimbawa ng kanilang mga disenyo ng tela na nagtataglay ng iba't ibang hugis at linya at maaaring makabuo ng isang pattern. Kanilang mga disenyo ba ay nagpapakita ng iba't ibang linya, hugis at kulay? Ito ang halimbawa ng disenyong radyal na maaaring gamitin bilang panggitnang disenyo. Ang mga disenyong ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang bagay tulad ng ginupit na hugis bilog na karton. Gawin, disenyo sa platong karton. Mga kagamitan, platong karton o cardboard na maaaring gupitin na hugis bilog, lapis, crayula o oil pastel. Mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan tulad ng platong karton o cardboard na ginupit sa hugis bilog, lapis, crayula o oil pastel. Dalawa, umisip ng disenyo na iguguhit sa platong karton o cardboard na hugis bilog. Lagyan ito ng iba't ibang hugis, kulay at linya. Maaari ring gumawa ng disenyong panggitna. Pangatlo, gulayan ang iguguhit na mga disenyo gamit ang crayula o oil pastel. Panghuling hakbang, kung tapos na ang ginawang likhang sining, maaari na itong ipaskil sa blackboard at maghanda sa pag-uulat o pagbabahagi tungkol sa disenyong ginawa. Tandaan, ang ating bansa ay punong-puno ng magagandang likha. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga elemento ng sining tulad ng linya, hugis, kulay at may prinsipyong paulit-ulit. Ang likas na kagandahang ito ng kapaligiran ay nagsisilbing inspirasyon ng mga kultural na pamayanan na naninirahan sa Visayas.